So ito guys, i-video natin kung paano mag configure ng Ruijie wireless router as a repeater. So una, saksak nyo lang yung router nyo hanggang sa madetect na yung wifi nya. So kung titingnan nyo rito, nandito na siya, na-detect na. Ito na, na-detect na siya. Kukonek lang kayo dyan. Currently, nakakonek ako sa home fiber ko. Kung, ayan, makita nyo, PLDT home fiber, VDU, WW, yan. Nakakonek ako dyan. So, kukonek ako sa bagong router natin. Connect. Then, automatically, magbubukas siya ng web browser niya para sa configuration. So, click nyo lang yung configure. Then, meron dito sa baba, Wi-Fi repeater. If you want to extend your Wi-Fi range, ito, Wi-Fi repeater. So, click nyo lang yan. Then, dito sa Wi-Fi repeater, the device is working in router mode. The following three modes are available. So, pwede nating i-wireless para hindi na natin i-wired from PLDT home fiber papunta sa router natin. So, i-wireless repeater lang natin. Then, dito, SSID. Ito yung SSID ng PLDT home fiber natin. Ito. So, select nyo lang yan. Tapos, mag-i-scan siya automatically. Kung hindi siya ma-detect sa scanning, sa initial scanning niya, pwede nyo ilagay dito sa SSID itong name na to. Lagay nyo rito, tapos rescan. Hanggang sa lumabas itong portion na to. Pag lumabas yan, i-check, click nyo lang. At yun na yung pupunta rito sa wireless repeater. Then, lagay nyo yung password kung ano yung password nung Wi-Fi nyo. Then, save. Tapos, mag prompt siya na kailangan mo i-change yung password nung router mo, nung itong router as a repeater. Kailangan mo i-change yan kasi by default wala siyang password. So lalagyan natin ang password. Pwede mo lagay admin 123. Admin 123. Tandaan nyo lang yung password nyo. Pero just in case na makalimutan nyo, pwede nyo naman reset yung router. Then mag-configure ulit kayo. So save natin. Ayun na, nag-auto-configure na siya. The device is assigned with IP address, blah, blah, blah. So, yung dati niya kasi, .1.0, dahil yung PLDT mo, .1.0 din, so magko-conflict sila. So, ginawa ng .1.219 ng auto-configuration. So, ayan. Natapos na yung configuration. Automatic, pumunta din siya doon sa web interface ng router, which is 192.168.1.219. Then, yung password nyo is yung password nyo na kinreate kanina, yung admin 123 plus login. Okay. So, kung makikita nyo, from internet, duman siya sa repeater, then wired or wireless na. Pwede kasing wired dahil sa likod ng repeater natin merong RJ45 port. Then pwedeng wireless din. So, ito naka-configure na siya.
Ayan, kung makikita nyo, may isang client na rito. Ito yung cellphone yan. Pwede nyo makikita, client. Ayan, yung aking laptop pala. So, dyan nakakonect sa kanya yung laptop. At makikita nyo rin dito, nawala na yung Rogi na router broadcast ng SSID dito. So, naging repeater na kasi siya. So, hindi siya mag-broadcast ng SSID, kundi yung SSID na original or ng main internet provider natin. So, yun ang ginamit niya na. So, kung halimbawa, dinala nyo sa taas, after ma-configure, dali nyo na dun sa dead spot area, which is na abot ng PLDT router nyo at in between mag-meet sila nitong repeater. So, dalhin nyo na doon. Then, pag nilagay nyo doon, wala kayong makikita ang ibang SSID kundi yung home fiber nyo pa rin. So, pwede nyo rin iset as pwede kayong mag-allow ng guest. Pwedeng lagyan ng password, pwedeng walang password. So, yun. So far gumagana na to, so dadalhin ko na to sa office sa taas para yung office ko is medyo malakas na yung signal. Okay, so yun lang guys.